So ngayon, dahil marami ang gustong mag-apply ng mga trabaho, lalo na yung mga young graduates, di ba, Prof? Eh, ano ba yung pagkakaiba? Bigyan nyo lang kami ng brief narrative dito sa CV at saka yung tinatawag nila na resume. So siguro po, let's start with the definitions po, no? Yes. Both resume and CV naman po outline the relevant qualifications of an applicant. So when we say relevant, this includes most recent education, yung pinaka-last po na education na receive ng ating mga applicants, either sa college or after college sa mga grad school. Kasama din po dito yung most recent work experiences, yung kanilang career highlights, and even yung mga trainings. Mm-hmm. Maganda po na naka-customize yung ating curriculum vitae or ating CV sa trabaho po na ina-apply natin. So for example, you're applying sa isang business, sa BPO, Business Process Outsourcing. Yeah. Maganda po na i-highlight yung mga qualifications natin and yung education natin na related sa ating ina-applyan. Now, when it comes to the difference, ang resume po ay usually one page. Length po kasi yung usual parang difference. Parang brief summary lang yan. Diba? Parang gano'n lang, resume, no? Oo, sige. Opo. Oo. One page ang resume, and then ang CV naman po ay multiple pages. Mahaba po talaga because a CV ay more detailed po. Usually ginagamit ang CV kapag nag-a-apply ng scholarship. So yung mga trainings na ina-attend natin, mga publications, kung may sulat ng mga books, lahat po yung lumalabas sa CV. Usually ang CV din ay may kasamang letter of intent, especially when we're seeking promotion. Whereas ang resume naman po, one page lang siya, and usually ginagamit siya for entry-level positions. Ang kanina po narinig ko yung biodata. Iba naman po yung biodata. Ang biodata po ay isang form na pinipil outan na lang. So usually meron tayong halos tatlo. Tatlo yan. Magkaiba ba yung resume at saka biodata? Magkaiba pa rin yun. Apo, magkaiba pa po ang resume at ang biodata. Ang resume ay ginagawa ng applicant from sa isang Word file, for example. Whereas ang biodata ay form na lang na pinipil outan ng applicant. So I remember nung bata pa ako, bumibili ng biodata. May form so, na eh, di ba? Parang generic na form na and then pipil upan mo lang, di ba? Yeah, opo. Meron pong hindi magandang connotation ng paggamit ng biodata kasi ginamit po yung biodata simula ng American colonization sa Pilipinas. So doon na-invento yung biodata. So since maraming Pilipinos ang underskilled, medyo hindi pa masyadong marunong gumamit ng technology at that time, gumawa ang mga employers ng form na pwede nang fill outan. So pag gumagamit ng biodata, parang merong undertone na may kakulangan sa skills yung applicant. Kaya hindi po, hindi na tayo gumagamit actually ngayon ng biodata, resume or curriculum vitae na lang po. Oo, pero Prof. Paz, based on my experience din, lalo na kung ikaw ay bagong aplikante, di ba? Lalo na bagong job yung ina-apply mo, walang background yung employer na gusto kong i-hire. Normally ang i-hire, ang kukunin nila, ang i-require nila sa iyo yung CV eh, dahil yun yung madetalye, di ba? Kung ano ba yung pinagdaanan mo, ano yung ano ba yung pwede mong gawin na parang special interest mo. Ganun, di ba? Ang normally hinihingi, hindi lang yung resume or biodata, di ba? Oo. Ang usual pong hinihingi for entry-level positions ay resume. Imagine po, sa isang... kasi marami ang aplikante. So ayaw nila masyado marami binabasa. Kaya importante po na very strategic yung ating pag-craft ng ating resume. Yung colors po, yung font, yung typeface, font style, kailangan po talagang nag-highlight ng ating mga skills and qualifications. Kasi imagine po, ang isang company ay makaka-receive ng thousands of resumes sa sabihin natin isang linggo. And ang ginagawa ni ay nag-discard na lang sila ng mga hindi possible na makasama dun sa kanilang roster na i-interviewin. So very important po na alamin natin kung paano gamitin yung kahit po yung template lang sa MS Word. Ngayon po, meron po tayong Canva na pwedeng gamitin sa paggawa ng resume at ng curriculum vitae. So, important po yun na i-explore ng ating mga new grads po siguro. Pinag-aaralan naman po sa school yung paggawa ng resume at CV, lalo na po ngayon sa senior high school.
kasama na po sa kanilang curriculum ang business communication, yung paggawa ng resume and CV. Mm-hmm. Tapos nabanggit nyo kanina doon sa mga trainings abroad, di ba? Yung ikaw may invite. Ang normal, parang hinihingi din resume, di ba? Para lang meron silang, let's say, dahil you will be included as a participant. So napaka-importante na parang, yun nga, resume ang i-required ng mga training, let's say, facility sa abroad. Tama po. Usually po, kailangan po natin i-report lahat ng ating mga training and seminars experience in-attendant sa ay na invite. Curriculum vitae po yun. Kapag detailed po curriculum vitae. Oo nga, oo. So CV, nire-require din doon sa mga, let's say, trainings abroad na, although talagang kung ano yung line of expertise mo, doon mo lang i-outline nga doon sa CV mo na kakailanganin din talaga nila. Oo. Tama po. Oo. Pero when you are a young graduate, no, syempre wala ka pa mga background, galing sa school, fresh from school, fresh graduate, yun ba, let's say, sa based on your experience at saka dahil ikaw na rin yung chairperson ng Department of English, normally, ano mga hinihingi ng employer sa isang applicant na gano'n, na fresh graduate? Ganun tanong po yan kasi usually po natatanong yung mga bagong graduate kung ano yung ilalagay ko sa resume ko. Oo. Kasi wala pa naman akong work experience, hindi pa naman ako nakapag-start ng aking career. So maganda pong ilagay ng mga new grads natin yung kanilang internship, kung nagkaroon po sila ng on-the-job training, kanilang mga volunteer works inside and outside the university, kung meron po silang activity sa kanilang school organization, kung officer sila, maganda rin po yung i-highlight po yun. Kaya nga po, sabi ko kanina, dapat strategic yung ating paggawa ng ating resume at CV. Ano ba yung uunahin natin? Kasi usually po, kung maganda po yung ating career background, yun yung unang lumalabas sa CV at resume. Whereas, kung maganda naman yung ating educational qualification, yun yung unang lumalabas. So, yung arrangement po ay arbitrary din. Nag-iba-iba siya, depende sa intention natin. So, important na i-highlight natin yung pinakamagandang skills na available po at the moment ng ating application. Even if you don't have a parang work experience, napaka-importante rin yung educational ano mo, yung background mo. Di ba? How active you were, di ba? Sa let's say, sa eskwela, kung naging officer ka, ng let's say, isang gazette or what, na writer ka, whatever. Minsan binabasa yun, lalo na depende sa application na sinasubmit mo, di ba? At saka napaka-importante rin dito, Prof, yung ano yung mga reference. Di ba? Minsan tinatanong nila kung sino yung mga reference yung mga taong nag-endorse sa'yo na ikaw ay may magandang attitude towards work, di ba? Parang ganon. Tama po. Maganda po. Sa resume pwede po na iligay na available upon request. Kasi since may linga lang po ang resume, one page usually lang, pwedeng nakalagay na available upon request ang character reference. Pero pag curriculum vitae po, maganda nakatenhalan. Kanina po pinapakita na template, yun po yung usually na sinasuggest po na gamitin ng mga tante kapag nagsisimula pa lang sila. Importante lang po na before natin ilagay yung pangalan ng ating character reference, i-inform mo natin sila. Courtesy po, i-inform natin sila na merong tatawag or mag-send ng email. Usually po ngayon, email na lang. Mag-send sila ng email yung mga HR personnel para tanungin yung kakayahan at saka yung character, yung ugali ng kanilang applicants. Pero since kayo na rin yung chairperson ng Department of English Foreign Languages, itanong ko lang, kung just in case you have to prepare a resume, let's say mag-prepare ka din ng CV, will it help ba kung talagang purely English ang gamitin mo sa iyong resume or gusto mo rin mag-Tagalog or whatever? Will it help in your application, Prof? Usual po ngayon talaga ang language po ng medium? Job application ay English. That's why it's important din po na yung ating resume at CV ay ating napag-grammar check. Kahit po yung ano lang, someone we trust, tignan naman lang yung mga nilagay natin sa resume or CV before natin siya ipasa. Kasi kung tayo po yung gumawa, minsan meron na po tayo mga hindi nakikita sa mga gawa natin. We become too familiar with our own work that we lose track of kahit mga misspelled words, ganyan po, or yung mga arrangement po na pwede pang baguhin.
So yun po, English po. Kasi po, ano din po tayo, lalo na ngayon. Lalo na kung sa BPO, di ba? Sa mga BPO, call center, kailangan medyo bihasa. Kasi sa pag-English doon, di ba? Kasi dahil you communicate with some mga employers abroad, di ba? Hindi naman lang Pilipino, di ba? Tama? Oo. Mm-hmm, tama po. Lalo na po ngayon, nauuso po sa mga Pinoy yung virtual assistants, yung mga online jobs. Yan po, ang clients usually ay mga foreigners. Hindi lang mga English-speaking foreigners, pero mga speakers of other languages. So maganda rin po talagang hasain ang mga estudyante natin yung kanilang kakayahan sa pagsalita at pagsulat ng foreign languages. Ay ngayon, Prof, ano bang experience nyo? Kasi nung mga 3 episodes ago yata na naging tinakil kami na issue dito, karamihan daw ng mga Pilipino, once we are already, ito nga, dahil umaalis na tayo sa pandemya, marami yung nagsisik ng added jobs, hindi lang yung kung ano yung job nila ngayon. Kasi nga, parang gusto nilang bumawi dahil malaki ang nalugi nung sila ay hindi makalabas. So, yung mga ganitong application, nararamdaman nyo ba? Meron ho talagang pagtaas, let's say, sa application, sa datos ba ng mga nag-a-apply na gusto 2-3 jobs ngayon. And then, ang pinipili nila, yung mga hybrid jobs, yung pwede, they can do it also online. May mga ganun kayong nakikita mga feedback? Oo. Opo, mas nagiging madali na rin po kasi ngayon yung pagtatrabaho. Online eh, no? Online. Marami na po tayong opportunities beyond yung mga on-site po na mga jobs. Yes po, sa ano ko po, sa experience ko po, no? Minsan po may mga teachers ako na umaalis kasi maganda po talaga yung opportunity sa mga online jobs. And minsan, parating sa clients, they can take 2 or 3 clients na iba-iba po yung sweldo na natanggap nila. Unlike po kapag face-to-face yung trabaho, on-site yung trabaho, isa lang yung stream ng income. Kapag online kasi pwedeng hanggang gusto mo, hanggang kaya ng katawan, hanggang kaya ng oras mo, pwede kang tumanggap ng maraming clients. Oo. So, syempre, dahil na-experience nyo nga, dahil nagkaroon tayo ng pandemic, so hindi sila nagiging productive. So, ngayon, once they have nagbubukas na lahat, normal na, nag-a-apply na sila for additional jobs dahil na rin nga pwede naman they can balance work with family. Di ba, Prof? Tama po. Kahit po ng pandemic, actually yung pandemic po yung nagbukas ng opportunity para mas maging nakita aware natin yung opportunity. Nakita natin na pwede pala di ba? Oo. Okay. Okay, maraming salamat to, Doc. Ha? Thank you for your time on a Tuesday afternoon at Valentine's Day. Alam ko naman may Valentine ba kayo mamayang gabi? Meron po, meron. Ayun, buti ka pa.